mga taong may katangi-tanging ambag para sa pagpapanatili ng kultura at sining sa kabila ng modernisasyon at pagbabago ng panahon. Kilalani natin si Maria Todi, Bondus Fara at Rosie Sula, mga nominado mula sa kanilang bayan para maging National Treasures Awardee o GAMABA, gawad ng manlilikha ng bayan. Lawa, kung kaya't masarap mamangka. Sa gilid, makikita ang namumukadgad na mga water lily. Habang ang hangin sing presko dahil sa lamig nito mula sa kabundukan ng South Cotabato. Bibighani at makapigil hiningang Seven Falls, kung saan masisilayan mula sa himpapawid kapag nasubukan mo ang tinaguriang pinakamahabang zipline ng Southeast Asia. Kung food trip naman ang pag-uusapan, di magpapatalo sa masasarap na tilapia na sagana sa lawa. At marami pang ibang atraksyon na dinarayon ng mga turista. Iilan lamang ito sa mga maaari mong maranasan sa munisipalidad ng Lake Cebu sa probinsya ng South Cotabato. Ngunit, maliban dito, kilala rin ang Lake Cebu sa mayamang tradisyon at kultura na pinangangalagaan magpahanggang ngayon ng mga tribong Tiboli sa lugar. Binuo sa estrukturang naaayon sa isang Tiboli house ang paaralang ito. Hangarin ng School of Living Traditions na maipasa ang mga kultura ng tribong Tiboli sa kanilang mga kabataan. Pinamunuan at inorganisa ni Maria Todi, kilala sa larangan ng performing arts ng kanyang tribo. Welcome mo dere sa kuan sa SLT, ng SLT Schools of the Living or Schools of Living Tradition. Ito yung isang programa kung saan, according to NCCA, nung 2016 na pagpunta ng NCCA ni si Ma'am Adele, sabi niya, ito yung kauna-unahang SLT na established sa buong Pilipinas. Ito yung ito. Paaralan pa lang, bakas na ang ugat ng kanilang kultura at pagkakakilanlan. So ito yata ang ika-apat na tribal house na pinapatayo ko with the help of many friends. Ito yung lowo. Lowo is the body of the house. Tapos ito balaba. Both sides na may elevated dyan, ang tawag namin dyan balaba. Pero kung i-open mo doon, meron pang elevated portion sa likod, halimbawa dapat, meron ang tawag doon, dusuyung.
So tudlungon itong mga portion na merong post kung saan doon ka pwede mag-lean, pwede magsabit ng gitara, magsabit ng gamit, ganun. So may mga portion yan. Kaya dapat sa longhouse na ganito, dapat kasi yung traditional kitchen nasa gitna. Kasi both sides, pag wala kang ilaw, magluluto ka, nasa sentro lahat. Pag akyat mo sa taas, dapat makikita agad yung kusina, yung lutuan. Kasi meron kaming belief sa Tiboli na yung the system of sharing. Hindi tinatago yung pagkain. Kung sino yung umaakit sa bahay, pinapashare ng pagkain. Kapansin-pansin rin ang mga tila nakabaliktad na bintana ng paaralan. Tawag nila rito'y timbobeng. Ayon sa pag-aaral, idinisenyo umano itong baliktad upang iwasan ang pagkakahulog ng mga bata mula sa bahay, lalo pat nakasanayang may ikalawang palapag ang mga tribal houses. Itinuturo ni Maria sa naturang paaralan ang pagtugtog ng iba't ibang katutubong instrumento sa mga kabataan. Paggawa ng mga tribal ornaments, kahit na ang paghahabi ng tinalak, itinuturo rin ng iba pang mga guro at elders ng tribo sa lugar. One of our cultural advocacy as non-formal sa pagta-transfer ng skills sa mga kabataan in terms of music and dances, at hindi lang yun, kundi including also for the values, no, na pwedeng ituturo uli sa mga bata kung ano yung medyo nawawala. This is also a center for learning, a center for brainstorming, a center for, you know, in dealing with other artists also sa buong Lake Cebu, including the elders. So ito yung SLT, and it's isang non-income generating na initiative na ginawa namin many years ago. Those who are really willing to learn, kahit na malayo sila, they came over here for learning. Much more on the performing arts dito, tapos yung mga beadworks, meron namang embroidery. Including me, nag-i-enroll nga ako for haglung. Sa katunayan, sa kanilang paaralan manggagaling ang 15 beaded belts na susuotin ng Top 15 sa gaganapin na Miss Universe sa bansa ngayong buwan. Mahalaga umanong bahagi ng ipinamanang kultura ang kanilang pagkakakilanlan. Kaya't handa si Maria na ipasa ang lahat ng nalalaman niya sa susunod pang henerasyon. Inaasahan niyang magpapatuloy ang kulturang ipinamana sa kanila. Kasabay nito ang pagpapatibay ng tribal values para sa kanilang kabataan. Yung pag-a-appreciate ng halimbawa storytelling ng mga matatanda, na meron kang lesson na makukuha doon sa mga storytelling. Meron kang makukuha doon sa story naman ng mga like the patterns ng tinalak. Yun dapat matutunan din ng mga bata. Kasi the moment na makakalimutan nila yun, it will be a contributor din yun towards the cultural extinction, isang katutubo eh. So kailangan ding merong center kung saan at least makaka-encourage sa mga bata to mingle with others also, to encourage them to learn and to go back kung ano yung dapat namin sa culture aspect naman. Malaking kasiyahan na umano para kay Maria na makita sa mga susunod na taon na buhay pa ang katutubong kultura nila at masilayang maipapasa ito sa mga ngayoy estudyante niya. Yung habang nakikita mo sila, pag i-transfer nila ang skills to the next generation, kung meron silang medyo konting medyo nawawala sila doon sa purpose, pwede mo silang ituwid. So by the year, halimbawa in 10 years from now, I want to see that kids is really na kaya na nilang magturo on their own, kaya na nilang they can stand, hindi lang hanggang performing arts lang, kundi everything. Yung spirituality, yung cultural life nila, yung agricultural life, maraming nawawala din. Dapat i-restore yun. Dapat i-ano din sa mga bata. At least alam nila kung ano yun. Kasi pag hindi tinuturo sa bahay mismo, wala silang alam. Even you ask them, go to school and you ask them, wala silang sasabihin, wala silang alam. So you need to train them kung habang bata pa sila. Higit sa lahat, turo niya sa kabataan na huwag lamang ipakita ang pagiging katutubo dahil sa may mga interesado sa kanila. Sa halip, dapat maging tiboli sa puso't tiwa at huwag kailanman kalimutan ang mayamang kultura ng tribong pinanggalingan. Lahat ibigay ko yung mga skill ko, yung talent ko sa mga katribo ko ng tiboli. Pasa ko na lahat sa kanila. Okay man ako, magturo ako sa kanila. Magturo ako. Para bilang pasa ko na lang. Siyempre, katribo ko yun eh.